Good morning, everyone. Again, the Central Bicol State University of Agriculture, through the effort of the Office of the Extension Services Division and College of Agriculture and Natural Resources, brings you the webinar on Integrated and Diversified Farming, focusing on rice duck farming. To begin with, may I request everyone to offer silence and feel the presence of the Lord through prayer, followed by the Philippine National Anthem. I'm sorry for that, some technical problems that we encountered. But now, moving on to our activity. A simple reminder to everyone. Our technical team is using the StreamYard platform, so you cannot access your camera or microphone during the discussion of the topic. But if you have a question, you may send it in the comments comment box of our live stream. At syempre yung ibang nandito din po sa ating Zoom meeting, pwede din po kayong mag-raise ng inyong questions after the discussion of our resource speaker. And the evaluation link will be given to the registered participants, and it will be sent to your email once you already fill out the attendance form na i-send din po mamaya sa ating comment box at saka sa dito sa ating Zoom meeting. Paalala lamang din po na hanggang alas 6 lamang po ng umaga ang ating evaluation link na open, kaya mangyari lamang ay masagutan po ninyo ito kagad. At yung e-certificate din po ay isesend sa inyong email address once the evaluation form is completed. At paalala lamang po ulit, dapat po ay tama yung pangalan at saka yung email address na ilalagay ninyo sa ating attendance form, dahil yun na din ang
ilalagay natin pangalan sa inyong mga e-certificate. And okay, a pleasant morning again to our participants who registered to our webinar entitled Integrated and Diversified Farming, Focusing on Rice Duck Farming. And to commence our program, may I call on Ms. Lizelle Ayala, Faculty of the College of Agriculture and Natural Resources, to give us opening remarks and also to introduce our resource speaker. Audible na po ako? Naririnig na po? Hello? Yes na po. Okay, so good morning po sa lahat. Good morning sa lahat ng participants and also to our resource person for this morning. Thank you din Abigail Rose sa magandang umaga ngayon. Okay. So in behalf of the BSA Farming Systems Advisor, Sir Joel Balindan, I would like to welcome everyone to this webinar on Integrated and Diversified Farming, which is focusing on the rice duck farming. So this webinar po is part of the requirements of the BSA Farming System students in their subject for the Seminar A as part of the curriculum for the BS Agriculture. So without further ado, let me introduce our resource person for this morning. So our resource person is a graduate of Bachelor of Science in Agriculture major in Farming Systems at Central Bicol State University of Agriculture and currently taking her Master's in Plant Science here at CBSUA. She is also the Development Manager, Management Officer of the DA Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 5. So please all welcome Ma'am Justin Rose Cano Tubi. Hello po, good morning. Magko-close na lang ako ng aking video. Okay. So okay lang. So naririnig po ba yung aking boses? Malinaw naman po. Pa-thumbs up na lang kung hindi kayo makapag-an. Yes po. So, good morning, everyone. So, allow me to share my screen. This meeting is being recorded. My screen. Wait lang. Nakikita na po ba? I mean, nakikita Opo. Na po kayo? Opo. Na-share na? Okay. Okay, okay na po ba? Okay na po, ma'am. Okay na po. Okay na. Yan, so medyo ano, nakakapalipad. Ano, so ito na naman tayo sa ano online. So my topic for this morning is all about rice duck farming system. So part of the integrated farming system na pinapractice na ngayon, lalong-lalo na ng mga farmer. And also, as student, syempre, dapat alam nyo din kung paano siya ginagawa, ano ba yung importance ng rice duck farming system, lalong-lalo na sa ating mga farmer. And also, as an extension, future
extension worker. So, dapat alam natin to. Ano po? Yeah. Hindi nagmo-move. Yan. So, the conventional rice farming in the Philippines. So, bigyan ko lang kayo ng maikling rasyonale. So, the Philippines has around 1.5 million hectares of rice land. Of yung datang ito is as of 2019. So, conventional farming system is the most widely used rice farming technology in the country. So, marami na siya. Marami na tayong practices na ginagawa. So, hindi lang po itong rice stock farming system. Pero, aside from that, pinapractice na talaga siya ng mga farmer. Hindi lang natin sila nanonotice or hindi lang siya agad-agad nare-recognize. Ano po? So, ngayon, karamihan sa ating mga rice farmer ay conventional way ang kanilang ginagamit sa kanilang pag-farm. Ano po? So, pag sinabing conventional, ito yung paggamit ng mga synthetic based na mga input. So, ginagamitan ng mga synthetic, mga chemical based. Yun. Kasi, ang alam ng mga farmer, dito po napapadali yung kanilang trabaho. Unlike doon sa integrated rice duck farming system na medyo matagal yung mga proseso. While sa conventional, pinapadali yung proseso ng pag-farming. Ano po? Okay. So, synthetic inputs like fertilizer, pesticide, herbicide, glyphosate, and the like are massively applied to attain higher yield. So, magkaroon tayo ng Green Revolution na kung saan pinromote ng gobyerno yung paggamit ng mga synthetic inputs. Kaya ito din yung nakamulatan ng karamihan sa atin. Hanggang ngayon ay kasabay sa pag-unlad yung paggamit ng ating mga synthetic inputs. Well, pero dahil sa mga nakikitang negatibong epekto ng mga synthetic based na mga produkto, so binabalik na naman ngayon yung paggamit ng mga natural or mga organic products. Yan. So as a result, health and environment are put into greater risk. Syempre naman kung gagamit tayo ng mga synthetic na produkto or synthetic inputs, so yan ay karamihan ay nakakasama hindi lang sa health ng tao but maging sa ating environment. Okay, and farmers' expenditures limit the economic viability of rice farming. So ngayon, nakikita na natin yung negatibong epekto ng mga paggamit ng synthetic input. So una dyan, nasisira yung ating mga water sources. Ano po, dahil massive yung application, so hindi na maiwasan na nadadamage natin yung water sources, yung ating environment, and maging yung ating mga beneficial insect ay nadadamage kung tayo ay gumagamit ng mga synthetic inputs. And syempre, ngayon, medyo ito yung latest, ano po, medyo pamahal ng pamahal na yung presyo ng mga synthetic na inputs, lalong-lalo na yung mga fertilizer. So, kung kayo ay may mga magulang na nagra-rice farming, sila yung unang naaapektuhan ng ating problema sa presyo ng fertilizer. And of course, yung paggamit ng mga pesticide. Although madali yung epekto, pero hindi natin agad-agad na-recognize na marami pala siyang nasisira, hindi lang yung tina-target na insekto. Ano po? So, yun. So, the traditional form of rice duck farming, so dati pa ginagawa na ng mga farmer yung rice duck farming. Kaya lang, yun po yung pinakasimple but still mahina or hindi pa gaano kataas yung production or harvest na nakukuha. So sabi po dito, duck production is traditional and backyard in scale. So duck herd are released to rice field after harvest
and before transplanting of rice. So ito po yung naging practice na dati wherein akala nila yung duck ay nakakasira doon sa ating palayan. Kaya hinaherd nila yung ating mga ducks during harvest time, after harvest, and before transplanting. Kasi ang pinaniniwalaan ng mga farmers natin dati ay yung mga ducks ay pwede kumakain ng ating mga seedling. So mamaya makikita natin na hindi naman pala. Ano po? So after transplanting, so ducks are removed from the rice field and moved to other newly harvested rice fields. So in this way, the ducks' function in the field is very limited to controlling golden snake. So ngayon, dito sa ating pag-uusapan ngayong araw, kasi ito ay maikling topic pero magandang pag-usapan dahil magandang i-integrate ito or i-share ito doon sa ating mga farmer para makatipid na din sila sa paggamit ng mga synthetic fertilizer. So at least tayo ay makakapag-share sa kanila ng best practice na makakatipid sila sa paggamit ng mga synthetic fertilizer. Okay? So ito yung framework ng ating integrated rice duck farming system. So sabi po, so the rice duck farming system is originally developed in Japan and is now gaining popularity in Mindanao, maging sa Luzon and Visayas dahil po massive po ang information dissemination ng ating pamahalaan or ng ating gobyerno doon sa ating mga pwedeng maging option, ng mga farmer na pwede nilang i-practice sa kanilang mga field. And maging doon sa mga rice field na maganda yung source ng tubig. Ano po? So ito po ay with Farfund as the main implementer of the system. So dyan po nagsimula yung ating rice duck farming system. So ducks, when released to rice field at a right time, will provide beneficial effect in the rice production. So makikita natin sa ating figure 6, yung marred function of ducks in rice production. So this figure is a modified version from Dr. Takao Oruno, so the founder of rice duck farming system. So makikita natin sa ating sa inyong screen, so yung pest control, stimulation effect, weeding effect, and fertilization effect. So yan. So diminish women's labor laborious task in the fields, guaranteed increase in yield. So dahil yung mga manure ng ating ducks ay nagsiserve as source ng fertilizer, nagiging nutrient content siya. Diba? So good for environment and health. So dahil hindi po ginagamitan ng mga synthetic inputs, so syempre safe yung ating environment, and maging yung mga farm workers and yung mga nagtatrabaho sa field ay safe din ang kanilang mga kalusugan. And syempre, additional and alternative source of food and income from duck, egg, and meat. And kaya hindi na lang isang commodity. So dahil minaximize natin yung area, so hindi na lang crop yung makikita natin. So maging yung meat ng duck, yung egg, so kung ano pa man yung pwedeng maging enterprise doon sa ating rice duck farm ay minamaximize na natin. Kaya nagiging additional and alternative source. Halimbawa, kung 'di ba, karamihan sa mga variety ng palay ay umaabot siya ng 3 to 4 months. So kung tayo ay magfo-focus lang doon sa rice production, so paano kung wala naman palang ibang source of income yung ating pamilya? Ano po? So at least kung mag-integrate tayo ng duck production or duck farming, so at least meron tayong mapagkukunan ng additional source or alternative source of income. So pwede tayong magbenta ng habang nag-iintay, nag-aantay ng harvest day ng ating rice. So pwede tayong magbenta ng itlog. Ano po? So ang ating namang mga duck ay
halos pag na-sustain naman natin yung kanilang pagkain ay araw-araw naman tayong bibigyan ng itlog. And syempre, kung medyo kulang sa budget at walang pambili ng ulam, so pwede tayong kumuha doon sa ating mga alagang ato or duck. Ito po. So in terms po sa weed control, so ito po. So the ducks control weeds in three ways by, una, so directly eating the seed of the weeds. So may certain number of days lang po kung anong araw po natin i-release yung ating mga duck. So hindi po pwedeng after isang araw pa lang after ng transplanting ni-release na natin. So meron malalaman natin dito kung anong araw ba or kung ilan ang standard of or number of days po ang kailangan natin. Napo. So mamaya makikita natin 'yan. Eating the newly sprouted weeds. Yan. So kasi meron tayong mga weeds na kahit hindi natin talaga kayangas, weeds is mga unwanted na mga plants dito. Ano? So kahit hindi natin sila i-cultivate, so tumutubo na lang ng basta. So sa tulong ng ating mga ducks, yan. So kinakain na nila yung mga bagong tubo ng mga weeds. Ano po? And yung pangatlo, stepping on and walking over newly sprouting weeds. So dahil makikita niyo sa figure 7, yung pag-release ng duck is medyo mataas na compared doon sa mga one day pa lang na seedling sa ating rice. Ano po? So diyan sa ating figure number 7, medyo mataas na sa marami ng tillers. So kaya nang kaya niya nang i-manage yung stress na dala ng ating duck. Okay? So naapakan na ng mga duck yung mga bagong tubo na mga weeds. Kaya sa namamatay yung ating weeds sa area. Okay? So rice paddies that have no water will inhibit the ducks from from controlling the weeds. So water should cover the entire rice paddies for the ducks to be efficient in weed management. Yan. So weed that are grown up can be controlled by the bigger ducks by spreading the ducks feed directly to the weed. So yan po yung kagandahan kung bakit tayo kailangan mag-incorporate or mag-integrate ng duck production sa ating rice farming. In terms naman po sa pest management, so yun, so nakikita nyo sa figure yung ating egg ng golden snail. So yung mga ducklings, so kinakain na nila sa seedling stage pa lang ng ating rice, na-observe na nila, kung may na-observe na silang golden snail, yung egg, kinakain na nila direkta. Ano po? So kaya na kukontrol agad natin yung pagdami ng ating golden snail. So isa lang po iyan sa kanilang nakakain doon sa ating rice field. So ducks are very efficient in insect pest management. They ate all forms of insect in the rice field by chasing them and extending their necks to reach pests that are present in the rice stream and leaves. So ang ating mga insect pest ay gaya din natin dito, gaya ng mga tao. Ano po? So meron din assigned sa aerial, meron din assigned doon sa gitna ng parte ng ating mga halaman, and kahit doon sa bottom or dito sa ground, meron ding mga insekto. So pag na-notice ng ating mga duck ay kinakain nila yung ating mga insect pest. So yung worms, bugs, stem borer, green leaf hopper, golden snail, yan lang po yung mga nabanggit na paborito ng ating mga ducks. So among the best choices of ducks for eating. So releasing the ducks in all rice areas will ensure that destructive insect will minimize if not eliminated. So hindi naman po 100% nakokontrol ng duck, but still nami-minimize niya or napapakonti niya yung pag-distract ng mga
insect. Ano po? So yung pag-atake ng mga insekto. So ducklings are better in pest control compared to the manure ducks. Yan. Figure 9 shows the eggs of golden snail that when hatched will be one of the favorite feed for ducklings. Wait lang po. Figure 10 shows the duckling extending its neck to catch insect on the rice field. So live na live kita. Ano po? So pag yawn sa office, medyo ano. Yan. So okay lang po. Kung mo dyan, pag may hapot, mag-chat na lang. So day ko pa na check ang mga, kung may question. Ay, ma'am. Ay, may question na si Sendo. Yes po. Galing po kay 9C Vita. Okay. Hindi po, ma'am Abby. Question niya po, ma'am. While helps to eradicate weeds, will the duck respect the rice plant? Prevent damaging the plant? So may certain age po yung ating rice plant sa pag-release po ng ating ducks. Ano po? So hindi po pwede yung one day pa lang na na-transplant ay magre-release na tayo ng ating ducks. So mamaya po makikita natin kung ano po yung mga certain stages ng rice para mag-release po tayo ng ating ducks. Para ma-maximize natin talaga yung kanilang gamit. Ano po? So proceed na po ba, Miss Abby? Yes po, ma'am. So ayun, okay. Yung question ay galing kay Sir Enzo Manada. Siguro, Miss Abby, ikaw na lang po yung ng question kasi hindi ko po yes, nababasa. Sure. Agad-agad yung question. Ano po? Apo. Okay. So mabilis ba? Mabilis ba yung pagsasalita ko? So sabi lang kayo ha, pag ako kasi nakakapag-start na napaka ano ko na. Parang na-hyper. Okay? So yes, simulation is reminder din po, ma, meron po pala tayong mga participants galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kala ko po meron tayong CBSUA student. Pero hello po doon sa ating mga nakasali sa webinar na galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, good morning po. Tagalog. Okay. So, buti naman at Tagalog pala yung aking ano. Muntik na akong mag-Bicol. Okay. So, hope to see you here in Bicol region. Ano po? Yung mga participant natin from different part of the country. Yan. So, proceed na po tayo. So, stimulation effect. So, the paddling movement of the duck, the shaking effect of its bodies when bumping the rice plant during swimming, and the beak touching the stem during insect feeding provide stimulation to the rice, thereby producing healthy and abundant rice feeders. Okay, so nakakatulong talaga yung paddling movement ng ating mga ducks. And syempre, yung shaking effects ng kanilang body na when bumping the rice plant pag sila ay nagsiswimming doon sa ating field. Kaya napaka-importante na yung ating water source ay abundant or maganda yung water source natin sa area. Kasi magiging limitado yung galaw ng ating mga ducks kung kulang yung supply ng ating tubig. And also, the beak touching the stem. So ito, during the insect feeding. So from seedling stage hanggang tayo ay mag-harvest ay maraming present ng mga insects sa ating rice field. So karamihan po dyan, kung hindi balanse yung presence ng natural enemies and kung mas madami sa kanila yung mga insect pest, yon at least nakakatulong po yung ating mga ducks sa pag-control ng ating insect pest destruction. Po. So dahil yung mga natural enemies, dahil sa paggamit natin ng mga dahil sa conventional farming na gumagamit ng mga synthetic inputs, so nalilimit natin yung life cycle ng ating mga natural enemy. Dahil dun sa paggamit nating mga synthetic inputs, kahit yung target natin doon ay yung mga insect pests, nadadamay po yung ating mga natural enemies.
So as a student, dapat alam din natin kung paano natin ma-orient or paano yung information dissemination, kung ano-ano ba yung mga insekto na nakakatulong sa ating environment, and ano ba yung mga insekto na nakaka-distract sa ating environment. So dapat alam natin yan. Ano po? Kasi yung mga farmer, makita lang nila na maraming insekto sa field, lahat na yan ay insect pest. Maging yung mga dragonfly, mga spider. So kinukonsider nila yan as insect pest. Not knowingly na, yun pala ay mga beneficial insect na nakakatulong sa ating rice field. Kahit huwag na tayo or kahit hindi na tayo mag-apply ng mga synthetic-based na pesticide. Opo. So as a student and syempre as an extension worker, dapat alam din natin kung paano maipapaliwanag, ma-explain doon sa ating mga farmer yung mga ganoong bagay. Kasi hindi lahat ng farmer ay alam or hindi lahat ng farmer ay merong knowledge regarding po sa mga natural enemies or mga beneficial insect and yung mga insect pests. Kaya kaya mas nagiging ano sila, mas nagiging dependent or mas gusto nilang mag-apply na lang or mas gusto nila yung practice sa conventional farming kasi mas madali yon. Ano po? So hindi nila alam na madami pa lang naapektuhan doon sa kanilang practice na ito. So ngayon, binabalik natin yung mga practice lalong-lalo na sa nutrient management. So mamaya, so sa nutrient management, ngayon massive yung information dissemination about balanced fertilization na kung saan pwede na natin ma-minimize yung paggamit ng mga synthetic based na fertilizer. So gamit po ito, isa po sa practice sa balanced fertilization is yung rice duck farming. Kasi yung manure ng duck, pwede nating maging alternative or source ng ating fertilizer. Po. Yan. So in principle, the higher is the number of tillers, the greater is the yield. Siyempre, kung maraming tillers, marami ang potential na magiging panicle. And siyempre, kung maraming panicle, pwedeng makapag-produce siya ng mga field grain. So, sa tulong po ng ating nutrient management. Siyempre, makakapagbigay siya ng greater yield. So, yan po. Sa figure 11, yun po yung makikita nyo sa picture, medyo malabo na kasi ano po. So, comparison of rice plant with synthetic inputs, organic without ducks, and organic with ducks. So, makikita nyo yung pagkakaiba ng tatlo. So, mas mataas yung plant height nung sample na merong organic with ducks compared doon sa with synthetic and organic na walang ducks. So, ito pong technology ito ay dumaan na po sa verification kaya napatunayan na po na ito ay effective. And kung kayo po ay makakapagbisita dito sa Bicol region, isa po sa pwede ninyong bisitahin na para makita yung technology sa integrated rice duck. Meron po tayong learning site for agriculture located po sa Pulanggi. Si Sir Edgar Pesebre, meron po siyang farm. So yan po, makikita natin doon yung technology ng rice duck farming system. Kung meron po kayong time o kung malapit lang po kayo sa area, pwede po kayong mag-visit doon. Very accommodating po yung aming ang cooperator doon sa aming learning site for agriculture. Yan. So napaka ano yung diferensya ng dalawa, ano po ay ng tatlo. So kung tayo ay mag-venture into organic na merong duck, so mas advantage. Okay? So yan nga, sa fertilization effect, so the hundreds of ducks released in the rice field provide direct organic fertilizer application from their manure mixed during the swimming and paddling activities. So this will provide regular nutrient requirements needed by rice plant to produce higher yield. So since hindi na tayo mahihirapan kasi yung rice po ay may dapat before siya mag before yung
before yung panic initiation, dapat na nabigyan na natin siya ng sapat na nutrition. Ano po? So para magkaroon tayo ng magandang ani. So dapat from seedling stage pa lang na-sustain na natin. Kasi parang tao lang din po 'yan. Ano po? So kahit bata pa, kailangan na siyang bigyan ng sapat na nutrition. So hanggang siya ay tumanda. So parang tao lang din. Ano po? Yung ating rice plant. Kailangan niya din po ng proper care. So dapat maganda yung fertilization management po natin para makapag-produce po siya ng mataas na ani. So with the technology na ginamit natin, yung integrated rice duct, so the yield is expected to increase by 5% to 10%. So imagine kung kung tumaas yung ating increase na yung kung tumaas yung ating yield ng 5 to 10%, malaking bagay na po 'yon sa ating mga farmer. And kung mababa yung cost of production niya, so mas maganda yung epekto sa ating mga farmer. Dahil ngayon, ang problema una, ang problema ng ating mga farmer ay yung pagtaas ng fertilizer. So halos wala nang nakukuhang profit yung mga farmer. Kasi ako nagra-rice farming din. So halos break even lang. Ano po? So pang ano na lang talaga, pang konsumo na lang yung nakukuhang harvest doon sa aking rice field. Kasi mas mahal yung inputs, pero yung bili ng palay ko ay medyo hindi kamahalan. Medyo mababa siya. So kung kukunin natin doon sa analysis, yung kung kukunin natin, medyo mababa yung nakukuha talaga ng mga farmer. Halos ano na lang talaga, halos hingiin na lang ng mga komprador yung ating mga palay pag tayo ay nagbebenta. Kung ako ang nagbebenta, ano po. So kaya maaano mo din talaga, dapat kung kayo ay mag-venture into rice farming, dapat meron tayong alternative source. Ano, pwede tayong mag-integrate ng kahit anong maging source ng ating income. Pwede tayong mag-rice duck, pwede ding fish. So marami tayong option. So end up kung maganda yung ating practice, so na ano na natin yung planting distance ng ating mga rice, so maximum of 30% increase during the third year. Kung medyo ano na natin, nakuha na natin yung technique, ano po? So yan. So yun po yung pwedeng ma-attain natin, 30% increase sa ating yield. Check ko lang kung may tanong para wag nang makalimutan. Sige, wala pa naman. Yes, ma'am. Ay, meron po ba? Hindi po. Opo. Meron pong din ditong tanong galing po kay Carl Gay Aguirre. How many number of duck is ideal for 1 hectare of rice field? Okay, so at least ang minimum is 150, so ang maximum po is 300. Ducks per hectare. Okay, so mamaya nandun yan sa present, sa mga susunod na slide. Okay, so excited ka. Of course. Okay po. Tapos meron din po si Miss Maggie. Saan daw po ba pwede mamakabili ng murang ducks? Sige, taga saan po ba si Miss Maggie? Okay, wala siyang sinabi. Sige, so, Maggie, pa-comment na lang po. Kasi po, marami naman po tayong mga pwedeng maging supplier. And kung para makasigurado po siya, hingi po siya ng guide sa ating mga local government unit sa Municipal Agriculture Office. Baka po may malapit sa area niya. So, makakapag-recommend po sila nung pwedeng maging supplier. So, kung wala naman po, marami naman pong mga online na nagpo-post ng kanilang mga ducks na pwedeng ibenta. Pero mahirap kasi pag online, ano po, medyo ano, mas maganda kung may reliable source. Ang LGU po, marami naman po silang pwedeng ma-recommend. Okay? Ayan, tagapili po pala si Miss Maggie. Tagapili. So, kung ako po ang tatanungin, yung farm po ni Sir Pesebre, doon po tayo humingi ng advice. Ano po? Dito po kasi sa Kamsur, galing pa po sa Batangas yung source ng ating mga itik. So, dati, kung natatandaan nyo po,
Noong 2019, massive din po yung information dissemination about Itik Pinas, yung ginamit na breed ng duck na ginagamit po ngayon sa rice duck farming system. So, kung naririnig nyo na yung Itik Pinas, so isang ano yon, isang technology din yon, pero separate na yon kasi hindi na natin yung maaabot. Okay, so sige po, Miss Maggie, try natin itanong sa mga LGU officer or sa mga extension worker kung meron ba dito sa Pili. Pero ang alam ko is bumibili din sila sa labas. Pero kung ano, kay Sir Pesebre, siya po ay nagpo-produce ng mga ducklings. Ayun. So, pwede po namin... Sige po. Mm-hmm. May pahabol din po si Rafe Richel Talian. This is only applicable only in transplant seeding, not on the direct seeding. Yes po. Kasi po may certain planting distance po na required. Kasi kung direct seeding po, medyo hindi po makakagalaw yung ating mga ducks doon sa area. So mas maganda po na meron siyang certain na planting distance. Yung makakagalaw pa po yung ating ducks sa area. Kasi po, kung direct seeding, medyo maaano naman natin, madadamage or ma-stress naman, kung dikit-dikit, hindi naman po makakadaan yung ating mga ducks doon sa area. Ano po? So, mas maganda po kung transplanted. Yan. Oh, thank you okay. So much. And kay Rafe, Richelle. Ayan. Ipaalala ko din po yung ating mga nanonood sa FB live stream. Ano, pwede din po kayong mag-comment ng inyong mga questions. Ayan. Please just me. Okay po, so proceed po tayo. So, extent of reach of the integrated rice duck farming in Mindanao. So, ito pong datang ito ay galing kay sa father ng integrated rice duck. So, mamaya makikilala niyo siya. So, the integrated rice duck farming technology is now wildly gaining popularity. Baka hindi na lang po sa Mindanao, maging sa Luzon and sa Visaya. So, nabanggit ko na po kanina as Far Fund works in partnership sa mga LGUs, NGOs, farmer organization, academe, yan, financing institution, and interested individual. So the rice duck farming technology is seen as the strategy to attain rice sufficiency in the country. So ngayon po, binabalik natin siya. Although dati pa siyang pinapractice talaga, medyo sasabihin lang ng farmer, hindi nila alam yung technology, hindi sila inabot ng technology. So ang gobyerno po or ang mga LGUs, so sila po yung katulong po ng DA, ng ATI sa information dissemination about po sa rice duck farming technology. So marami na po yan. And then hindi lang po, hindi lang rice duck. So sa integrated rice farming, so marami pa po tayong pwedeng maging option. So isa lang po itong rice duck farming system. Okay? So yung ating rice duck farming, ito yung naging strategy ng gobyerno para ma-attain natin yung rice sufficiency. Na sa tingin ko naman ay na-attain naman na talaga. Ano po? So marami na tayong mga farmers na nagpo-produce ng rice. Although hindi sila nakafocus sa rice duck farming, but still meron silang ini-integrate doon sa kanilang farm. Meron silang rice hog farming, meron ding rice fish farming. So, yun, yung mga pwede nating maging option. So, yung environmental impact ng ating rice duck, so yung ducks po natin provides natural fertilizer to the soil. So, and syempre, nakokontrol natin yung insect pest. So, naalis or iniiwasan or na-remove yung mga weeds sa area and regularly cultivate the soil and stimulate the rice plant to produce more tiller. So kasi kung maganda yung water source and then yung planting distance, nakakagalaw or nakakakuha ng nutrient, ng required nutrient yung ating rice plant, syempre makakapag-produce siya ng maraming tiller. So ma-observe ninyo sa sabog tanim, yung sa direct seeding, kung i-compare natin sa transplanted, mas marami yung tillers ng ating transplanted rice compare po doon sa ating direct seeded rice. So, kung magkakanda kayo ng experiment, so makikita po ninyo. Ano po?
So depende sa variety kung ilan po yung maximum number of fillers. So ang 222 po, so madami-dami din po yung fillers na napoproduce na. Nakalimutan ko lang kung ilan yung exact na fillers nung ating NSIC RC222. So yan po yung palaging ginagamit ng ating mga rice farmer. Ngayong ano, lalong-lalo na yung mga short duration na mga rice, lalo-lalo na kung ina-anticipate na ng farmer na medyo hindi naaabutin ng tubig yung kanilang pag-rice farming, so nag-iisip sila or naghahanap sila ng variety na madaling anihin. So ang NSIC RC 10, so yon yung short duration ng ating palay, variety ng palay. Okay, so yun mga yung pwede nating itanim along sa pag-alaga ng duck. So ito po, by releasing a 3 to 4 day old duckling in the field, 5 days, yan, after transplanting. So sabi ko nga po, hindi pwedeng paka-transplant, magre-release tayo agad ng mga ducklings doon sa field. So siguradong hindi pa nakaka-adjust or hindi pa nakaka-climatize yung ating rice seedlings doon sa area. Baka stress pa yon, so hindi pa siya nakaka-gain ng energy sa field, so hindi pa pwedeng mag-release ng ating duckling sa area. So ito po yung standard, ano po, at least 3 to 4 days, at 3 to 4 day old na ducklings, mag-release tayo ng 5 days after transplanting sa field. Ano po, yan. So farmers will no longer apply synthetic input, so because the duck's presence will replace will replace them. So as a result, rice farmers can expect a 10 to 30 increase in yield in 3 years time. Yan. So malaking bagay, 5% nga malaking bagay na sa mga farmers yung ano, what more kung makakapag increase pa tayo up to 30%. So napakalaking bagay. Ano po? Yan. Sustainable development impact. So based from the study conducted by Wemrick, so about 10 women empowerment movement, yan, organization are managing small scale. So ito po ay based po sa study. Ano po? So para magkaroon kayo ng baseline idea. So at least sa small scale, 100 to 150 heads duck breeder farm. So 80 to 90% of the mother ducks lay 1 egg each day. So imagine kung meron tayong 100 na heads ng duck, and then at least 80 heads noon ay nangingitlog per day. So sa isang araw, sabihin na natin yung average na kukuha natin sa field is, sabihin na natin ano lang, 80 eggs lang per day. So kung ibebenta natin siya ng 6 pesos, so ilan na yon? So magkakaroon na tayo ng alternative source of income. So yun na yung pwede natin, or kung hindi naman natin gustong magbenta araw-araw, pwedeng weekly. So makakaipon na tayo ng ilang trays na. Ano po? So yun yung magandang option sa ating mga farmer. So which are sold every 3 to 4 days kung gusto natin. Pwede naman weekly. Ano po? So egg sales are invested back to the farm to procure duck feeds and pay for labor. So kung tayo ay wala naman talagang, hindi naman tayo employed, so kung nag-focus lang tayo sa farming, so yan, makaka-generate na tayo ng fund kung saan natin kukunin yung pagbili ng feeds, kasi hindi naman siya purely, pwede naman tayong gumawa ng mga alternative feeds, pwede naman bumili tayo ng mga available na sa mga farm station. Siyempre, doon din tayo kukuha ng pambayad sa ating labor. So a portion of the sales is also set aside as income or savings of the organization. So yun yung naging practice ng ating Wemrick. Yan. Fresh eggs can also be placed in an incubator to hatch after 28 days and sold to rice duck farmer. So si Sir Pesebre, ganito po yung ginagawa niya. So meron siyang incubator, and then nagsusupply na po siya ng mga ducklings sa malapit sa kanyang area. So other Wemrick organizations are engaged in duck egg retail. So ito po based sa study ng ating
father of integrated duck farming. So this enterprise is about procuring fresh egg and adding value by processing them into balot. So hindi lang yung fresh egg ang pwede nating ibenta. Pwede din tayong mag-value adding. Ano po? So yung balot na mas pwede natin siyang maibenta ng mas mahal. So tingnan natin yung potential or opportunities na pwedeng ibigay sa atin pag tayo ay nag-rice duck farming. Or pwede din yung mga salted eggs natin na mas mahal compared doon sa ating fresh egg. Members takes on different roles in processing, cooking, and selling the egg. So ngayon, kung makapunta kayo sa Nueva Ecija, karamihan po doon na nagra-rice duck farming ay binebenta nila yung meat, yung mga ano na, matured ng ducks, yung ano na, hindi na nangingitlog. So ginagawan pa nila ng ano, delicacies. Ano po? So meron silang best seller doon yung ginagawang gini-grilled and then merong palaman sa loob. So yun na natikman namin yun doon sa Nueva Ecija. So karamihan po doon binebenta siya sa gilid lang ng mga ano, mga road. Ano po? So yun. So maganda din na practice yun. So maganda din na alternative source of income. So even duck manure can be a source of income. So yan po. In some of the breeder farms, the liquid duck manure is collected and mixed with rice hull and sold as fertilizer. Ginagawa nilang liquid fertilizer. So one women's group has also experimented using manure in a small biogas digester to produce natural fuel for cooking. So imagine maraming pwedeng ibigay sa atin yung ating technology. So nasa sa atin na lang kung alin po yung option na gusto natin. Po, kung alin ba doon yung gusto nating gawin. So still, based po doon sa kanilang study ng WEMRIC, so malaki yung potential ng rice duck farming. Yan. So sa scalability, so rice production has always been important to the food supply of the country. So simula po ng mid-1960s, so the Philippine government has invested in the cultivation of high-yielding rice varieties. It also undertook a major expansion of the nation's irrigation system. So dito po kasi sa Bicol region, hindi pa gaano kaganda yung irrigation system compare po sa ibang mga region. Sa region 2, maganda yung irrigation system, lalong-lalo na sa Nueva Ecija. Karamihan po ng rice field doon ay maganda yung irrigation system compare po dito sa Bicol region. May mga certain municipalities lang na maganda yung irrigation system compared po doon sa ibang munisipyo. So sa amin nga LGU, hindi pa ganoon kaganda yung irrigation system. Meron naman mga established na mga water impounding system pero hindi ganoon kaganda compare sa ibang region. So which grew from under 500,000 hectares to 1.5 million or almost half of the country's potential irrigable land in 2009. So despite of these efforts, so rice productivity remains low. So yun po yung palaging sinasabi ng ating mga rice farmer. Despite na meron yung mga rice farmers na nakukuhang ayuda, so hindi pa din po sapat. Ano po sabi ng mga rice farmer? So meron ng subsidy para sa abono, merong subsidy para sa seeds, pero still, so yung rice productivity ay hindi pa gaano kataas. Siguro dahil sa mga water source or sa irrigation system kasi hindi pa ganun ka ganda. So kung makikita natin, medyo affected talaga yung ating rice production kung wala po tayong magandang source ng tubig. Kung umaasa lang sa sahod ulan, so yun. So mahirap ma-attain yung gusto nating maging yield. Okay? So many farmers are in debt because of the rising price of agriculture inputs. So yan po yung present scenario ngayon. Ano po? So dahil pataas ng pataas yung presyo ng fertilizer, nahihirapan din pong humabol yung ating mga rice farmer doon sa gusto nilang maging profit. Although yun nga, maraming binibigay yung gobyerno na mga ayuda,
pero hindi pa din po sapat. Ano po? So, namely, chemical-based fertilizer and pesticides which are still widely used. So, kahit po pataas yung presyo ng fertilizer, hindi din po naiwasan ng mga farmers na gumamit ng mga chemical-based na fertilizer and pesticide. Kasi, yun nga po, napapadali po nung mga produktong yun yung trabaho compared doon kung gagamit tayo ng integrated or organic practices. Okay? So, rice duck farming has great potential to solve this problem. So, yun po. Yun sana yung gusto nating ipaintindi doon sa mga farmer. Yung rice duck farming, pwedeng maging sagot doon sa ating problema sa fertilizer and pesticide. Pero, syempre, it requires a robust duck industry. So, ngayon nga, so doon sa nagtanong kung saan pwedeng makabili ng murang pero quality na duck. So, hindi pa natin siya masasagot agad-agad kasi meron ding dati na nagsusupply pero sa labas pa yon. So, nag-ano pa talaga, umaangkat pa talaga yung Bicol region sa Batangas, sa Laguna, sa Cavite. So, galing po doon karamihan ng ating source ng rice. So, dito sa Bicol region, tingnan natin kung makakakuha tayo ng information kung saan may malapit. Ano po? Fortunately, the high demand for balot and salted duck eggs has triggered the emergence of local duck industry. So, naalala ko po, meron po pala tayong pwedeng maging source dyan sa bula. So, dito po sa, along the road lang yung kanyang, yung kanilang facility, sila ay nagkakaroon ng contract. Kung ikaw ay mag-order, dapat prior pa na gusto mong mag-order ay dapat magpa-reserve ka na sa kanila. So kaya meron din silang balut and salted egg production doon sa area. So kung tingnan natin, nandun lang yun sa gilid malapit sa gasolinahan. So may gasolinahan and una-unahan doon, meron tayong mabibilhan doon na mga available na ducks. Ano po? So yun, sa bula yun. Okay, so naalala ko. So, duck industries in Luzon and Mindanao such as Bukidnon province. So, what is important too is for these industries to be inclusive. So, ensuring the small farmers are engaged and benefit from the value chain. So, ngayon, ang ating presidente ay mas pinapaigting yung impormasyon patungkol doon sa value adding, value chain analysis. Ano po? So, mas gusto niya na hindi na lang mag-focus sa production. Yung mga farmers po natin ay dapat i-capacitate na mag-produce or wag lang mag-focus sa production, kundi mag-isip ng pwedeng business. Ano po? Pwedeng maging para mapataas yung kalidad ng kanilang produkto. So, yun po yung gusto ngayon ng ating presidente, si BBM. Ano po? So, hindi na lang sa production mag-focus. Dapat sa value adding na din. Okay? So, replicability. So, developed by Japanese organic farmer si Takao Furuno in 1988. So, the rice duck was introduced in the Philippines. So, 1997 pa nagsimula. So, yan yung ating unang Filipinong organic farming and rural development. Si Sir Jose Apolio Pacamalan. So, siya po yung practitioner. So siya po yung nagsimula. So who met Furuno in the Philippines and went to Japan to learn the technologies. Siya talaga yung nag-aral nitong rice duck integrated farming system. So yung ibang bansa po such as Korea, China, Nepal and Bangladesh, meron na din po sila nito. Nag-adapt na din po sila ng rice duck farming. So may nabasa po akong isang article, yung Bangladesh, maganda po yung implementation nila ng technology. Kaya tumaas po ng 15% yung kanilang rice production sa kanilang bansa. So, ang Pilipinas, so, may nagdadayo pa, may dumarayo pa sa ating bansa para lang mag-aral ng rice farming. So, kung i-integrate natin tong technology, mas maganda yung magiging output. So the proliferation of duck enterprises due to high local demand for duck eggs mainly because of balot. So ang mga Pilipino, ang mga Bicolano,
may hilig sa balo. Iba nga ni, ginigibo pa. Si, so, dahil na hatch. So, na, ano na, so, medyo nabugok na, ginigibo pang abnoy. So, ginagawa pang masarap na delicacy dito sa Bicol region. So, remains unique dito sa Pilipinas. So, while this rural development business model may not be applicable in other countries. So, unique po yan dito sa ating bansa. So, other can explore other market-driven solutions that are more appropriate to their context. So, example po niyan is a large demand for duck meat. Yung Peking duck po natin, in demand po siya sa Japan and China. Makikita po natin yung mga Peking duck natin sa Nueva Ecija, marami po nito. Okay, so yung pagbebenta ng duck meat. So paano kaya? So how can the rice duck farming system improve the income of the farmer? So yung mga nabanggit ko po kanina, so yun yung pwede nating maging option para mapataas din po yung income ng farmer. So to summarize, so the ducks in the rice duck field controls weeds and insects very effectively. So as a consequence, yung labor and pesticide costs for controlling weeds and insects are minimized and the soil health is improved. Syempre naman, ano po, so kung gagawin natin yung technology or gagamitin natin yung technology, yung bayad sa labor, sa weed management, and yung gastos sa pesticide ay makaano natin, mami-minimize natin. So, mapapaliit niya yung gastos doon sa in terms of labor and pesticide cost. And syempre, mas maganda yung pag-control, yung practice ng pag-control ng weeds. And doon sa ating insect management. So, yan. And then syempre, yon, kakambal na noon yung paglago or pagganda ng ating soil. So, dahil hindi tayo gumagamit ng synthetic base na mga produkto, mas lalong gumaganda yung ating soil. So, syempre, kung maganda yung soil, makakapag-produce tayo ng healthy na plant, and syempre, kung healthy yung plant, kung kakainin ng tao, syempre, magiging healthy din po yung taong kakain. So, the ducks provide another source of added income to the farmer. So, yun po. So, simple lang po siya i-explain. So, pero malaki yung impact na maibibigay sa atin mga rice farmer. So kahit tayo mga estudyante pa lang, kung tayo ay magkakaroon ng study, so baka makapag-develop pa kayo ng mas magandang technology, i-improve pa natin yung rice duck farming system technology. So pwede pa 'yon. Ano po, hindi naman nalilimit kung ano lang yung naibigay kong information. So pwede pa natin siyang i-improve ng improve. Ano po? So ito po yung step by step para makapag-establish po tayo ng rice duck farming. So, ready na ba kayo? May tanong po, so balikan lang natin yung chat box, baka makalimutan na natin. Yes, ma'am. Meron din po ditong tanong, galing po kay Cutler Banhan. Gano'n po katagal or ilang hours in a day na ilagay ang mga pato sa ating rice field? Okay po. So, mamaya po, makikita po natin kung ilang oras. Pero ano, hindi kasi siya biglaan, paunti-unti, parang gradual lang. So, ipapractice muna natin yung mga ducklings sa field. So, kasi parang tao din yan, kailangan masanay muna siya doon sa area. So, mamaya po makikita natin kung ilang oras or kung ano yung best time para i-release yung ating mga duck. So, thank you po sa question. Mm-hmm. Yan. Ayan, okay. Galing din po kay Nerwin Labini. Good morning, ma'am. May significant effect po ba sa rice yield sa yield performance ng rice considering the planting distance for duck? Yes po, so mayroon po siyang significant effect kasi kung medyo closer po yung yield ng ating rice, so hindi makakagalaw yung ating mga ducks doon sa area, and syempre hindi ma-maximize yung nutrient na ibibigay ng ducks through manures, yung manure nila, so hindi ma-maximize kung hindi sila makakapunta doon sa mga plants na hindi sila makakapasok. Ano po? So kaya malaki yung significant ng planting distance doon sa ating rice duck farming system. Ano po? Kasi ano, kaya nga ine-emphasize po natin na mas maganda na sa transplanted
tayo na-transplanted yung ating rice doon sa area para makagalaw yung ating mga ducks doon sa area. Hindi po pwedeng direct seeding kasi as ma-observe po ninyo, magkakalapit masyado. So kung dadaan yung ating duck doon, so medyo madadamage din yung ating rice plant. So na-imagine po ninyo, kung transplanted siya, may room para makagalaw yung ating mga ducks. Unlike po sa direct seeded rice, so medyo closer kasi yung spacing, so may tendency na kung pwersahing daanan yon ng ating duck, madadamage po yung ating rice field. Okay? So mamaya po makikita natin kung ilan ba. Usually kasi ang planting distance ng ating rice, lalo na kung transplanted, yung mga hybrid natin, marami kasi tayong mga varieties, kung transplanted, at least 20 centimeter by 20 centimeter hill. Ano po? So medyo maano siya, medyo kung i-estimate, takasya po yung ating mature na ducks doon sa area. So okay po, so proceed na po tayo. Actually, meron pa din doon. Sige, sige lang po. Meron pa tayo doon halos tatlo or apat na natitirang question. Galing din po kay Carol Gay Aguirre. Mga gaano po kalayo dapat yung housing ng mga ducks sa palayan? At gaano po kalaki ang housing dapat para sa 150 ducks? At meron po ba kayong sample layout ng integrated rice duck farming? Opo. So, thank you, Miss Carol. So, nandito po nakapaloob sa step-by-step establishment ng ating rice duck farming. So, yung sample po ng ating housing, so makikita din po ninyo mamaya. And then kung gaano ba siya kalayo sa field or kung pwede nating gamitin na available lang sa ating bakuran sa ating locality. Ano, so makikita natin mamaya, Miss Carol. Okay, proceed na po tayo. Opo. So medyo maganda kasi interesado yung ating mga participant. Yes po, Miss Justin. At galing din po kay Sir Jose Lito M. Salmo. Meron po ba mabibiling small gas digester or machine to produce gas? Saan po meron? This open opportunity for another webinar topic. Yes po. Siguro hindi na kasi po siya sakop nung aking presentation. Pero try po nating mag-inquire sa PhilMec kasi po usually sa mga mechanization, sa mga equipment po na ginagamit natin sa ating ahensya ay galing po sa kanila. So, try na lang po nating i-browse yung kanilang website kasi po kung nandun naman po yung mga equipment or machines na baka meron doon biogas. Ano po? Tingnan natin, sir, kung meron po sila. Kasi dito po sa Bicol Region, wala po akong pwedeng ma-recommend na supplier. Ano po? So, tingnan natin. Marami naman pong mga agency, ka-partner agency ang API patungkol dyan. So, dito po sa Bicol Region, wala po akong natatandaan na nagsusupply po niya. Although, meron po ditong isa sa Naga, pero hindi ko po sure kung meron siya. Meron dun sa kanila. Ano po? So, proceed na po tayo, Ms. Abby. Ayan, bago tayo mag-start. Ano, last question po from at live streaming, FB live stream, kay Ray Flores. Can we integrate tilapia in the rice field after makaroam ang mga ducks sa paddies? Pwede po, pero dapat po may certain space or may certain area lang po yung ating mga fish. And then hindi po dapat ganun, hindi pa dapat fingerlings pa lang sila magre-release na tayo ng ducks. Baka kasi kung maliliit pa masyado ay baka may tendency pwede pa silang makain ng ating mga ducks. Ano po? So, or pwede naman mag-allocate tayo ng isang area na wherein pwede nating i-release yung mga ducks and then yung area para doon sa ating fish. Ano po? So, pwede naman po yun. So, and then pwede na natin silang pagsamahin kung ano na yung edad nila. Kung pasok na sila doon sa standard na edad, na malaki na sila, hindi na sila kayang kainin talaga ng ducks. Kasi pag maliit, syempre, mako-curious naman yung ating mga ducks, baka makain pa sila. Ano po?
Yan. Pero pwede naman, sir, pero mag-alat lang po tayo ng certain area doon sa ating rice field. Halimbawa, half part ng ating 1 hectare, yung at least yung kalahati, hectarya is allotted para sa ating duck, rice duck farming. And then yung kalahati naman po, or kahit 1/4 lang na area is yung ating rice fish farming. So, pwede natin silang pagsamahin kung nasa sapat na silang edad. So, nasa edad na sila. Ano po? So, pwede din po yun maging practice or maging study ninyo kung, kasi yung iba naming mga practitioner, meron po silang fish, rice fish production or rice fish farming, and then meron din po silang rice duck farming. So, try po natin gawin sa ating mga para ma-justify po yung ating curiosity. Baka maganda yung technology, and then baka ma-observe ninyo, makapag-come up kayo ng bagong technology. Yan. So, okay na po, Miss Abby? Yan. Yes po, ma'am. Yung iba po, magpapahaba ng questions, mamaya po. Naman po. Okay. So, proceed na po tayo. So, kung tayo po ay interesado na gumawa ng sarili nating rice duck farming, ito yung mga step-by-step na pwede nating i-practice sa ating field. So, mabilis na lang to. Ano po? So, una, syempre, ano-ano ba yung mga materials na kailangan natin? So, sabi ko kanina, at least meron tayong 150 heads na ducklings. So, dapat isaalang-alang natin dito yung mga healthy ducklings dapat. So, separate kasi siya, separate topic, pero pahapyawan na lang natin. So, ma-observe naman natin yung kung healthy yung ating ducklings na makukuha. Syempre, bright yung kanyang eyes, maganda yung kanyang feather. So, maganda yung kanyang stand. So, ma-observe naman natin siya. Kung may mga disabilities or may mga hindi kaaya-ayang nakikita doon sa ating ducklings, huwag na natin siyang isali doon sa grupo. So, i-separate na natin siya. I-isolate na natin siya. Hindi na natin siya doon isasali sa ating magiging ducklings sa field. Siyempre, kailangan natin ng 2.5 rolls of net. So, makikita ninyo yung klase ng net na kailangan natin. So, yun po ay good for 1 hectare na. Okay? And then, yung rope. So, makikita nyo sa screen. So, malinaw po ba? Medyo malabo sa mata ko. Okay? So, yung rope number 5, kailangan po natin ng at least 400 meters. Po. And then, yung tie wire, at least 0.5 kilogram. So, yan po. And then, bamboo stick para doon sa ating magiging poste. Kung wala naman pong bamboo stick, pwede naman tayong gumamit ng mga alternative na pang-post, gaya ng Madre de Cacao, medyo maano din yon, magandang gamitin. And ang kagandahan po nun, kung yun po yung gagamitin natin, is pwede pa siya mag-serve as nutrient source or fertilizer. So pwede natin siyang i-incorporate, lalong-lalo na kung tayo ay maglaland preparation pa lang. So while waiting ng ating harvesting, so nakakapag-ipon na tayo ng mga possible na magiging source ng nutrient. So yun, pwede yung Madre de Cacao. Pwede din po kung yung mga kahoy na available po sa inyong backyard. So pero ang nire-recommend po natin is yung mga bamboo stick kasi madali po silang i-manage and marami po yung ating source ng bamboo stick. So ito po ay locally available materials for the housing, yan. Syempre, kailangan po natin ng waterer, yung may nabibili na po sa mga farm station, and pwede din po tayong gumawa ng sarili natin, yung mga recyclable materials, gamit yung mga plastic, pwede naman po yon. So, para makatipid, hindi na din tayo magastusan, pwede din nga po yung mga lumang tire or mga lumang goma, lumang gulong, ikat lang natin siya sa gitna, magsiserve na siya as waterer ng ating duck. Pwede na siyang mag-serve as inuma ng ating mga duck. And syempre, kailangan din natin ng brooding box. So, kasi mga ducklings natin, so pag linagay natin yan sa area, hindi naman agad-agad nakaka-adapt sila sa climate. So, gaya din ng tao, kung galing ka sa
tropical country, kung bigla kang ilalagay sa medyo malamig na lugar, hindi ka din makakagalaw agad-agad. So, kailangan po natin ng brooding box. So, yan. So, yung ating, meron po tayong limang component sa ating rice duck farming system. So, yung una pong component is yung ducks inclusion or net installation. So, ito po ay related doon sa question ni ma'am kanina. Ano po, gaano ba kalayo yung ating duck house, yung housing? And then, kaya ba nung ating net i-cover yung ating isang ektarya? So, makikita po ninyo sa picture kung paano siya ini-install. So, linalagay po siya sa mga boundary ng ating palayan. So, hindi po pwedeng naka-open lang siya. Kasi, alam naman natin ng ating mga ducks ay kung walang makain sa area, ay kumahanap sila ng area na kung saan sila makakakuha na pagkain. So, the nets are held upright by posts, nylon, and tie wire. So yung mga nabanggit ko po kaninang mga materials, yun. So, to keep them from sagging. So, other duck inclusion can be used using indigenous materials available in the locality. So, sa figure 19, ABC, show the rice field enclosed with net. So, makikita po ninyo kung paano siya linagyan ng net. So, sa mga boundary lang po na intended for rice duck farming. So, ma-observe po ninyo dito sa picture. So, yung planting distance, halos hindi na natin manotice. Ano po? So, medyo baka ito ay sabog tanim. So, makikita po ninyo, medyo closer yung space ng mga rice sa isa't isa. So, after harvest, the nets are removed and stored for use for the next cropping season. So, the net can be recycled for maximum of 10 cropping. So, imagine kung tayo ay gagamit ng net, magagamit pa natin siya hanggang sa 10 beses ng ating pagtatanim. So, kung iingatan lang po natin. So, depende naman po yan sa ating paggamit. Ano po? So, kung tayo naman po ay medyo hindi maingat, baka isang cropping pa lang, damage na yung ating net. So, baka hindi na natin siya magamit ulit. Okay? So, yun. So, isaalang-alang natin kung tayo po ay magde-decide na kung hanggang saan lang ba gagalaw yung ating mga ducks. Ganun din po yung ating pag-i-install ng net. So, baka nag-decide tayo na kahit 2 hectares yung ating rice field, nag-decide tayo na sa 1 hectare lang sila gagala. So, pwede naman po yun. Or pwede naman, na-adjust naman po kasi yung net. So, pwede nyo po siyang i-adjust dun sa desired na area na gusto po ninyo. Okay po? So, sa duck sourcing, so duckling sourcing, quality, quantity, and timing. So, availability of quality and healthy ducklings, 130 to 150 heads. So, which will be released to a hectare rice field is one of the most... Merry Christmas na lang. Wait lang po. Sa imo daan ni PGS, accounts payable. Tiyana ma'am, wait. Okay po. So, sige po, proceed tayo. Okay. So, duck sourcing. So, duckling sourcing. Yung quality, quantity, and timing. So, sabi ko nga po, availability of quality and healthy duckling, at least 130 to 150 heads per hectare, which will be released to a hectare rice field, is one of the most important factor to consider in this technology. So, may nagtanong kanina kung ilan ba yung recommended. So, sabi ko, at least 150 to 300 ducklings. Ano po? So, it is advisable that the day-old ducklings will be transported to the farmer's field for brooding activity. So, delaying the delivery of ducklings after hatching will increase the risk of mortality. So, sexing of the duckling is not necessarily because both male and female ducklings have the same function in the rice field. So, to ensure proper timing, day-old ducklings should be delivered to the farmer's field during the start of the rice planting
activity. So kasi po dadaan pa sila sa acclimatization. So dapat makapag-adjust po sila doon sa climate na nandoon sa field. Ano po? So hindi po basta-basta i-release lang sila. So kailangan pa po nilang maka-adjust doon sa klima na nandoon sa field. Kaya doon nabanggit na hindi naman ini-strictuhan kung ilan ba yung number of females, ilan ba yung number of female ducklings. So kasi meron naman silang function sa rice field. So pero dahil para ma-ensure yung proper timing, at least day old ng ating ducklings ay nandoon na sila sa rice field. Para after, dun nga, nakabanggit po kanina, 3 to 4 days, pwede na silang i-release. Or kung nasa edad na sila na 3 to 4 days, pwede na silang i-release after ng 5 days na makapag-transplant yung ating farmer. So malinaw po? So yung pag-release po natin ng ducklings, 3 to 4 days old sila. And then, pwede na silang i-release after ng 5 days na makapag-transplant po yung ating mga farmer. So, malinaw po yan. Ano po? So, sa duck preparation, so yung ating brooding, so day 1 to 3, so a day to 3 years, 3 days after hatching, ducklings must be placed in a brooding box with equal partition to prevent trampling over the smaller ducklings during sleeping. So makikita natin, ano po, dapat yung ating brooding box ay enough doon sa number of ducklings sa doon, yung number of ducklings. Para at least hindi po sila mag-stampede. Kasi kung marami sila, nag-aanuhan yan, nag-iribabawan yan, pag maluyas sa duckling, so baka magadaan, ma-stress. Ano po? So, brooding box must be covered with sack of cloth during the evening with electric bulb at the center. So, pag medyo malamig, so kailangan po natin siyang i-cover. Kasi pag sobrang lamig naman, gaya din po ng tao, na-stress din po yung ating mga ducklings. And kailangan po natin siyang lagyan ng electric bulb sa center. Kasi kung dahil galing sila sa lugar na medyo mainit, so kung hahayaan natin sila sa lugar na medyo malamig, mas stress po sila, mamamatay po sila. Kaya kailangan po ng ilaw sa gitna. Para at least hindi sila na lang yung mag-a-adjust doon sa area kung kaya na nila yung lamig, or kung hindi man ay pupunta sila sa source ng init. Okay, so in the absence of electric bulb, kung wala naman po, lamp is necessary. So water should be available at all times. So yan po. So kailangan palaging may tubig. Kasi yan, ang gaya po ng tao, napaka-importante po ng tubig sa ating katawan. Kasi siya yung nagre-regulate ng temperature sa loob ng ating katawan. Gaya din po ng mga ducklings. So, not for swimming. So yan. Kaya kailangan natin ng waterer. So yan po yung available sa market, yung nakikita po ninyo sa inyong screen, yan po yung available na waterer na pwede nating mabili. And pwede din po tayong mag kung tayo ay nagtitipid and meron naman tayong material sa bahay, pwede din po tayong gumamit ng mga bottled water, ng mga mineral water. So pwede po yun. Yan. So feeding should be done 3 times a day at a rate of 1 kilogram per day of chick booster. So same po, kailangan natin siyang pakainin ng 3 beses sa isang araw. So innovate your own duck call so that herding them would be a problem. So naturalesa na din po, ipapractice natin yung ating ducklings para madali silang i-manage, kasi may nagpapastol. So kailangan meron din unique way nung pagtawag doon sa ating mga ducklings. So kailangan i-practice natin sila. So that will respond to your call upon hearing it. So dapat ducklings pa lang sila, pina-practice na natin kung ano yung unique way ng pagtawag natin sa kanila. Para at least pag narinig nila yon, madali na lang silang i-manage, papasukin ulit sa kanilang kulungan. Okay? So ito po yung katanong kanina, yung field release.
So, yung first lesson, practice swimming. So, yun pong ating mga ducklings. So, para maka-adjust po sila. So, may nandyan po, acclimatize the ducklings into the rice field on the third day. So, allow them to swim around the small portion of newly transplanted rice. So, enclosed with net around 4 meter by 5 meter. For 5 to 10 minutes. So, may nakalagay po dyan, 5 to 10 minutes at least. Ano po? And then, see to it that the water is enough for ducks to swim and walk. Kaya dapat maganda po yung ating water source. So, kung medyo dry, walang tubig, syempre, hindi naman po makakapag-practice ng swimming doon yung ating mga ducklings. So, hahayaan natin sila at least 5 to 10 minutes. So, remove the ducklings from the water after 5 to 10 minutes and allow them to dry for 3 to 5 hours. So, kasi ano pa lang sila, ducklings, so medyo mahina pa yung kanilang resistensya. Ano po? So, kailangan natin silang at least madry ng 3 to 5 hours. So, during this time, feed should be available. So, after nila makapag-swim, syempre pagod, so kailangan po natin silang pakainin. Okay? So, when the ducklings are completely dry, allow them to go back for practice swimming for another 2 to 3 hours. So, makikita po ninyo sa figure 22, yung pag-release ng ating mga ducklings, sinayaan lang natin silang mag-swimming. Yan, so available yung pagkain nila and then, yan, hinayaan na natin sila nung nakapag-practice na hinayaan ulit na makapag-swimming at least 2 to 3 hours. So, yan po yung standard time hanggang sila po ay lumaki. Yan na po yung oras na pwede silang hayaan doon sa field. So, makakapag-gather na sila ng pagkain. So, makakapaglibot na sila doon sa field. So, yung oras na yan ay sapat na doon sa kanilang pag-maximize ng area. So, when the sun set, ducklings must be returned to the brooding box. So, syempre, gaya din ng tao, kailangan nilang umuwi sa kanilang house. Ano po? So, kailangan nilang bumalik doon sa brooding box. Okay? So, on the fourth and fifth day, allow the ducks to be released freely in a small portion of rice. Kaya tayo may net para controlled natin kung saan lang sila pwedeng gumalaw. Ano? Kaya tayo nag-install ng net para controlled natin kung saan lang silang area pwedeng mag-swimming, kumain, maghanap ng mga insekto. So yun, kaya tayo ay may net. So always check and maintain the water level for ducks to walk in and swim. So kaya dapat isinasaalang-alang din po natin kung paano yung water source. Dapat control din natin yung ano ng tubig. Kasi hindi po pwedeng sobra-sobra, baka maapektuhan naman yung ating rice. And then hindi naman po pwedeng kulang. Ano po? So dapat at least kung based po dito sa ano sa ating presentation, at least yung water level or water depth is at least 3 to 5 centimeter. So halos ano lang siya ng ating kamay. So ma-estimate lang naman natin siya. So rule of thumb. So at least mga ganyang kaano para may sapat lang na makapag-swimming yung ating duck. So estimate na lang. So at least ganito ka kalalim. Ano po? Yan. So, yan. So, kanina, nabanggit natin yung familiarization. So, day 6 to 12. Ito na po yung day 6 to 12 ng ating duckling. So, makikita po ninyo sa figure. So, from 6th day up to 12th day, open the enclosed portion and allow the ducklings to swim freely into the entire blocks of rice paddies. So, but not to the entire rice area. So, kaya natin linalagyan ng net para control natin kung hanggang saan sila pwedeng gumana. So water level should enough for ducklings to both walk and swim. Yan. So na-explain ko na po yan kanina. So feeding should be twice a day. So pwede man basta sufficient po ang kakano. Basta sufficient po yung pagkain. One in the morning before releasing the duck and another one in the afternoon at a rate of 2 kilograms of chick booster per day. So kanina, yung ating ducklings ay at least 1 kilogram
chick booster per day. And dito nasa day 6 to 12, kailangan na po natin ng rate na 2 kilogram of chick booster per day. So kasi medyo lumalaki na din sila, so nagre-require na din sila ng mas maraming pagkain. So during the evening, electric bulb or lamp is no longer necessary since sila ay nakapag-adjust na doon sa klima sa area. So hindi na po kailangan ng electric bulb or lamp. So but duck house has to be enclosed with sap or cloth to keep them ducklings warm. So kailangan pa din lagyan sa gilid ng ating duck house yung necessary protection nila sa sobrang lamig. Ano po? So kailangan pa din natin silang lagyan ng sako or yung mga tela na pwede doon sa ating duck house. Para still ma-feel na din po ulit nila yung ma-feel pa din nila yung warm ng ating environment. So makikita niyo naman po sa screen yung figure 23 A and B. Ducklings are allowed to explore outside the nets used by for swimming practice. Kaya kailangan natin silang i-trained. Ano po? Okay? So field exploration and full immersion of ducklings. So sa day 12 onwards. So pagkatapos po ng day 12 day 12 onward, allow the ducklings to cross into another blocks of rice every day. So hinahayaan na lang natin siyang gumalaw doon sa rice field. So this time the ducklings are allowed to explore all the rice areas to eat insects, weeds and weed seeds, mudding the soil and fertilizing it with their manure. So yan. So figure 24 ABC, ducklings are allowed to explore the entire area crossing dikes within the rice field. So dapat wala tayong kapitbahay na magsasako. Ano po? Kasi baka na-observe nila yung presence ng mga ducks, sila yung magsiserve as pest. Ano po? So hopefully wala naman tayong kapitbahay naman. So the efficiency of ducklings to provide myriad contributions to rice production is dependent on the number of ducklings and the capability to cover the entire corners of rice fields daily. So water level should be regularly checked. So hindi po pwedeng hayaan na lang natin yung water level na ganun kataas. Ano po? Kasi isipin din natin yung epekto noon sa ating rice. So kung baka makaligtaan din natin na kailangan palaging matubig kasi yun yung kailangan ng duck, pero hindi na natin naisip yung magiging damage niya doon sa ating rice. Ano po? Yung ating rice naman po ay pag medyo mataas yung tubig during seedling stage, so nag-elongate sila. Pero hindi po pwedeng babad na babad sila sa tubig. Kaya dapat controlled natin yung i-release nating tubig doon sa ating rice field. So palagi pa din nating isaalang-alang yung mga rice production practices po natin. So hindi lang po pwedeng nakafocus lang tayo doon sa ating ducks. Okay, so kailangan talagang ma-check natin regularly yung water level. So ang ating rice plant naman po ay nagre-require lang siya at least 3 cm to 5 cm. So pag lumagpas na po dyan, so medyo na-stress din yung ating rice plant. So kailangan po controlled natin yung ating water level. So sa 3 to 5 cm naman po na water depth, kaya naman po ata noon or kaya naman nang makapag-practice doon yung ating mga ducks. Ano po? Ano na, sapat na yon para makapag-paddling sila, makapag-swim sila doon sa area. So, pero po, hindi po pwedeng 1 week or lampas pang 1 week na nakababad yung ating rice plant. So, may certain water depth. I-check natin yung ating palay check system para at least from time to time, mababalikan natin yung ating rice production. Ano po? So, baka naman kasi dahil sinabi natin na kailangan palaging may tubig, so baka nakalimutan na natin na sa seedling stage, hindi naman po pwedeng 5 cm yung water depth. Dapat at least 3 cm lang. So, pag
pag nasa tailoring stage na yung ating palay, so kaya naman yung 5 cm. Pero hindi po pwedeng 2 weeks or 2 weeks siyang may ganong water source. Kasi baka magkaroon din siya ng peste. Ano po? So kailangan regulated or controlled natin yung tubig sa area. Okay po? So malinaw po yun ha. Okay. So sa feeding duct, so meron po tayong mga pwedeng gamitin na or pwedeng gawin para makatipid po tayo sa feeds. Ano po? Pwede tayong gumamit ng azolla. So yun po yung madaling i-produce sa isang sa 1 week, pwede na tayong makapag generate ng feeds para sa ating mga ducks. So the duck diet, so chick booster is necessary during the first 3 weeks. Ayan po, yun po yung kailangan. So mixing the commercial feeds with corn, rice bran kung available is necessary during the 4th week to prepare the ducklings for the alternative feed. So yan po yung pwede nating gawin. Maghalo tayo ng corn or rice bran doon sa ating feeds para hindi naman purely feeds lang. So on the 2nd month, alternative feeds must be developed by the farmers to keep the cost of feeds at an affordable level. So kung tayo kasi ay gagamit ng purely feeds lang, so medyo expensive po yun. Ano po? So kung tayo ay mag-iisip, so kung ipapractice natin yung pag-mix ng rice bran, yung corn doon sa feeds, at least ma'am, kung halimbawa sa 1 kilo, kalahating kilo nun is yung ginawa nating feed, so at least makakatipid po tayo. So it is recommended that farmers must start growing azolla in small pan. Yeah, near the rice field. Near the rice field lang po, pero hindi po natin sila hahayaan na mapunta doon sa ating azolla production. Kasi pag nakita yan ng ating mga pato or mga ducks, ay uubusin yan sa 1 kainan lang. Ano po? So dapat medyo isolated din yung area doon sa ating azolla. So ducks will eat green plants like chop, kangkong. So pwede din po kasi ang kangkong naman ay kahit hindi natin itanim, kung may makikita lang tayo doon, ay tumutubo naman po siya. So pwede din po yung azolla, banana trunk, kung marami naman pong supply or marami naman resources ng banana trunk, mas magandang gumamit tayo niya. Mix with rice or corn bran. So do not overfeed the ducks. So they have to feed 50% to 60% of their diet from rice field. So golden snail, so yung available na golden snail, kinakain din nila yon. Weeds, green plants, insect among others. So, and in the process, beneficial effects to rice will be provided since hindi tayo gumagamit ng mga synthetic based na produkto. So ito po yung pwede nating maging option sa paggawa ng duck housing. So yung tanong ko kanina, kung ano yung kung gaano ba kalayo. So makikita ninyo po sa screen, so halos nandun lang po siya katabi nung area. So may allotted na area where doon within the rice field. Ano po? So excuse me po at palubat ng aking laptop. Best na yan, extension. Yung kipause extension. Wait lang. So kung may hapot po, so Miss Abby, pwede pong pa-review kung may hapot habang meron po dito tanong si Miss Carol po ulit. Ano po ang ideal na laki ng brooding box para sa gaano karami na ducklings? Ayun na. Okay po. So, based po doon sa explanation, so as long as po na enough yung space na hindi po sila sasapaw-sapawan. Ano po? Kasi kung medyo siksikan, nakalimutan ko kasi yung sa isang square meter, ilan bang ducklings yung required. So hindi ko na pala na-include dito. Ano po? But still, ma-observe naman po natin yan. Kung halimbawa sa 1 foot by 2 feet na area is ilang number of ducklings yun. Ma-observe naman ninyo na hindi naman sila
nagsasapawan. So pag ganun, medyo nakakagalaw naman yung ducklings, enough na po yun. So dapat as a farmer or as a practitioner, dapat i-observe din natin kasi hindi naman po nakakahon or hindi naman nakaano talaga doon sa kung ano lang yung sasabihin namin. Halimbawa sa 100 na ducklings, kasya ba sila doon sa, meron kasi yung standard. So sa 1 square meter, kasya po yung 100 na ducklings. So doon po sa picture, medyo maliit siya, hindi siya 1 square meter, pero still, dapat ma-observe natin na makakagalaw. Makakagalaw pa ng maayos yung ating mga ducklings doon sa brooding box. Ano po? So kung na-observe natin na medyo crowded, so kailangan mag-decide na tayo na medyo mag, ano pa tayo ng another brooding box. So makikita naman natin yan sa galaw ng ating mga ducklings. Ano po? So hindi ko na siya na-include dito kung ilan ba yung approximate na measurement ng ating brooding box. Pero still dun sa ating na-share na picture is medyo maliit lang kasi yon, hindi yon square, 1 square meter. So kayo na lang po yung mag-observe. Basta hindi sila nagsasapawan sa isang or hindi naman sila overcrowded doon sa isang brooding box. So proceed na po tayo. Dito ma'am, meron sa ating comment sa Zoom. Si Sir Jose Lito M. Salmo po ulit. Ilan po ang duckling na 6 to 12 days old sa 2 kilograms feeds? Ang nakalagay po doon is 2 kilogram chick booster per chick. Tama ba? So what 2 kilogram chick booster per chick. So sa 6 to 12 days old po yan. Opo, kasi medyo nagre-require na siya. Per 2 kilogram chick booster per day. Ano po? Yan. So dito din po mo sa... Pero baanahan natin, i-check natin. Na-confuse din ako. Pero yun yung ano, based doon sa study, 2 kilogram chick booster per chick per day. Ano po? So dito po ma'am sa FB live streaming, may tanong din po si Akram Imperial Summer. Pwede daw po bang RTL or ready to lay ang ating itik? Pwede naman po, kaya lang po ang disadvantage po nun is mas mahal na po yung RTL. Ano po, kasi ready to lay na siya, dumaan na siya sa feeding, pinakain na siya nung supplier, so mas mahal na po yung presyo niya. Although hindi na po siya makakasabay kasi kung ready to lay na siya and then i-release mo siya sa seedling stage, so hindi na sila sasabay kasi kung i-release mo siya doon sa field na seedling stage pa lang yung rice, so baka madadamage po noon yung ating seedlings na rice. Ano po? So kailangan ducklings din po siya para makasabay siya doon sa pag-mature ng rice and then yung pag-mature na duck. So dapat po medyo ano din sila. Kasi kung ready to lay na yung ating duck, malaki na yung size ng ating duck. Baka pag re-release natin siya doon sa field na 5 days after transplanting, madadamage po noon yung ating seedlings na rice. Ano po? So, yeah, ma'am, may clarification po si Sir Jose Lito. Sige po. Mabubundat daw po kasi yung duck. Ano po? Mabubundat ang sisiyo na duck kung 2 kilogram per day. Paki-clarify po. Opo. Sige po. Balikan natin, sir, mamaya. So, yun po yung base po doon sa study ni Sir Apolio. So, yun po yung ano. Pero, sir, sige po. Para hindi tayo maano. Balikan natin. Okay, sige. Balikan natin para at least ano. Feeding. Okay. Oh, ito po. So, feeding should be twice a day. So, one in the morning before releasing the ducks and another one in the afternoon. At a rate of 2 kilograms of chick booster per day naman po yun. So, at least ano siya? Dalawang beses na kainan. Ito po. Para sa ilang ducks po yun, ma'am? Yung ilang cc?
So, hindi kasi dito pala nakalagay kung ilang CCO. Ano po? So, yes, so hindi naman natin siya parang ano din ako. Sige po. So, i-ano natin yan. I-check ko doon sa aming ano separate na reading material. So, hindi pala nilagay. So, thank you po, Sir Joselito. So, mamaya po, ano natin. So, wala din. So, yung kanina is, ito po is six, day 6 to 12 na ating duckweeds. So, sige po, Sir Joselito. Balikan po natin yan kasi medyo naano din po ako. Yan. Hindi pala nakalagay kung ilang chicks yung kayang pakainin ng 2 kilograms per day. So, wala palang data. Sige po. So, balikan na lang natin, Sir. So, proceed muna po tayo. Yan. Okay. Okay, so ducks should be put in housing that would keep them dry and safe from predators. So with space enough for them to move so that smaller ducklings will not be trampled over or squeezed by the bigger one. So kaya po ano natin, i-observe din natin yung behavior po ng ating mga ducks. So dito po sa ating nasa screen, so yan po ay 1.5 meter by 2 ang kanyang floor area. So at least ano po, so kasya na po siya sa 100 to 150 na ducklings. So duck housing needs to be very expensive. So kung meron naman pong available na mas cheaper, so yun po yung gamitin natin. So materials readily available in the area can be used. So different farmers build duck houses according to what they think is appropriate for them. So yung practice kasi namin, so mas yung sa amin is 3x3, 3 meters by 3 meters. So mas ano, mas ideal siya doon sa duckling, sa ducks na makakagalaw hanggang sa sila ay mag-mature na. Ano po, so after na nilang maklimatize, so ano na sila, hanggang sa pag-mature, so kasya na sila doon sa 3 meter by 3 meter. Yun yung practice ni Sir Pesebre. And then dito din po sa aming piscina. Okay? So, i-observe po ninyo kung doon sa area po ninyo is kaya po yung 2 meters by 2 meters, pero hindi po siya pwedeng 1 square meter lang. Ano po? So, at least 1.5. So, kaya siya sa 100. Pero yung ideal is 3 meter by 3 meter sa 150 na ducks. Okay po? Yeah. So sa duck housing, so dapat po the shed should allow room for ducks to grow. So in building a duck house, consideration should be given to the time when mature female ducks will lay their eggs. So dapat in-anticipate na natin na dun sa ating duck house may space doon kung dumating na yung araw na mangingitlog na yung ating female duck. So dapat meron tayong allotted. So, pwede nating lagyan ng mga rice hull para doon sila mangitlog or yung rice straw. So yun. So pwede tayong mag-alat at least 1 foot doon sa gilid or yung pwede silang makagalaw. Kasi karamihan na housing is dapat elevated sila. Ano po? Para hindi din sila direkta or para madali nating ma-harvest yung kanilang manure. Ano po? Or para hindi din sila agad-agad kung sakaling may predator, so hindi sila agad-agad ma-attake. So yun po. So dapat makapag-alat tayo at least isang ruler na space para dun lang sila mangitlog or meron tayong space na certain space na pwede sila doon na mangingitlog. Kasi naturalesa naman po ng mga female mature ducks na pag may space and comfortable silang mangingitlog ay nangingitlog sila. And minsan kahit nga walang halimbawa kung kumakain sila nangingitlog sila kung saan-saan. Ano po? Kaya dapat may allotted din tayong area para sa yung dry at hindi nababasa. Kaya lang, sa practice po ng mga rice farmer, pag hinahayaan po yung ating mga ducks, halimbawa sa feeding, hinayaan na grill sila, so minsan,
Kaya na-observe natin yung ating mga ex ay medyo madumi kasi kung sila, saan sila abutan ng pangingitlog, ay doon na din sila nangingitlog. Ano po? Kaya dapat alam din natin yung oras ng or yung behavior ng pangingitlog ng ating mga duck. So dapat maging observant po tayo kasi hindi naman natin, hindi naman yan sabay-sabay nangingitlog. Meron yan na mauuna, meron din pong nahuhuli. Ano po? So the floor should be designed in such a way that when ducks lay their eggs, the eggs will not break or crack. Kaya sana kung matrained na natin yung mga ducks natin na at a certain itong time na to ay dapat nakabalik na sila doon sa kanilang bahay. So dapat doon na sila mangitlog. Kaya lang may mga pasaway din ng mga ducks kung saan sila abutan ng kanilang gustong mangitlog, doon na din sila nangingitlog. Pero kung mapapractice natin sila, may certain portion or area lang doon sa area, ay doon lang sa house, ay natitrained naman natin sila. Kung paano natin sila tawagin, kung doon lang sa area na yun, doon lang yung area nila sa pagingitlog. So natitrained naman po yung ating mga ducks. So nasa atin na lang kung paano natin yun gagawin. Kaya dapat maging ano din tayo sa behavior ng ating mga alaga. So duck housing should be durable since the duck are kept here every night after working in the field every day. So yan. So yun po yung mga component ng ating rice duck farming. So yun sir, naalala ko po yung 2 kilograms na chick booster per day is intended po siya. Kaya kasi po, kaya po siya sir sa isang 6 to 12 day old na ducklings. So naalala ko po yung hindi naman po siya nabubutidan. So anong Tagalog ka? Yun, hindi naman siya na overfeed. Ano po? So kaya naman po yung isang 6 to 12 day old na ducklings, kaya niya pong maubos yung 2 kilograms chick booster per day. Okay po? So baka may follow up pa si sir, check ko lang. Sige. Okay, so may tanong po si Sir Felipe. So, sinisigurado lang po. Ano po, ilang heads daw po ba yung 2 kilo? So, intended po siya, sir, sa one chick or one duckling. Ano po, per day. 2 kilograms chick booster per day. Sa isang ano lang po siya. So, yan po, sa isang head ng duckling. So, ano na po siya? 6 to 12 days old na duck. Po. So naalala ko na. So yun po ay intended for one duckling per day. Opo. Okay? So ito po yung mga reminder sa atin. So para maiwasan yung mortality, so mortality of duckling is inevitable during the first month of integration. So minimizing mortality at 10% or below will ensure that the effect of ducks to the rice production is maintained. So high mortality rate happen most of the time from day old up to 1 month old. So proper brooding. So kailangan po proper brooding. So yun nga. So dapat may ilaw pa din siya. And then sapat yung pagkain niya. And syempre yung unlimited na tubig. Then, syempre, ang housing. So, maganda yung housing. Hindi po siya open. Hindi po siya sobrang lamig. Hindi din po siya dapat sobrang init. Sa feeding po, so hindi po pwedeng, kasi po, yung ating mga ducks is, kung ma-overfeed po siya, is mahirap din po sa atin. Kasi, kung nakasanayan na siyang busog na busog every time nakakain siya, is hahanap-hanapin niya na po yun. Hindi na po siya mag-effort na pumunta doon sa field kasi mag-aantay na lang po siya doon sa atin para masuplayan yung kanyang kailangang pagkain. Pag nasanay na siyang overfeeding siya. Okay? So hindi na siya mag-effort na pumunta pa kung saan kasi aasa na lang siya doon sa feeds na ibibigay natin sa kanya.
So in closing the duck house with sack in the evening, proper water management and close monitoring of ducklings during the first month are among the basic things to consider to make rice duck technology work. So close monitoring po, ano po, so in-emphasize po dyan yung close monitoring. So hindi lang po nakakahon doon sa aming information, maging po doon sa observation po ninyo, iyon po ang napaka-importante. Nasa sa inyong observation pa din po yung last decision. Ano po? So naka-base po doon kung ano po yung na-observe po ninyo doon sa inyong ducklings, yun din po yung agarang practice na dapat nating gawin. Baka naman kasi yun po, baka nagkaroon tayo ng confusion na 2 kilograms chick booster per day, tapos nakita natin na medyo imbis na lumakas yung ating ducklings, eh sa sobrang pagkain ay na-stress na yung ating ducklings. So, iaano natin, i-weigh natin kung ano yung decision na gagawin natin doon. But based po doon sa recommendation, yun po yung nakalagay doon sa reference na nakuha natin na 2 kilograms chick booster per day per duckling. Ano po? So, pero ano yun na natin, yung behavior or dapat may close monitoring tayo doon sa ating ducklings. Okay, one farmer, one innovation. So, ito po, pinapaalalahan na lang po tayo na iba't iba po yung practice ng ating mga farmer. So, yung practice po ng ating father of integrated rice duck is iba naman po doon sa practice na ginagawa ng mga farmer. So, iba-iba po, hindi po, sabi ko nga, hindi nakakahon sa technology, although pwede siyang maging option and pwede din po ninyo siyang i-improve. Ano? So there is no uniform practice in rice duck farming technology. So may pagkakaiba. Meron pong sa housing, pwedeng gumamit siya ng ibang mga ibang materials kung ano lang yung available sa kanya. Pwedeng sa feeds, iba-iba po yung feeds na ibinibigay. So iba yung formulation ng feeds ni halimbawa ako, iba yung ginamit ko sa gagamitin nyo. So yun po. So ang farmer ay may unique way po kung paano niya isusustain yung kanyang project. So each farmer practitioner have different form of specific innovation appropriate to specific site. So farmers are encouraged to innovate and document their learnings and other farmers who are yet to practice the technology. So kailangan po na na isusulat natin kung ano po yung mga innovation, kung ano po yung practice na in-incorporate po natin. So based po doon sa document, so sa feeding, balikan lang natin, yung based po doon sa resources na nakuha ko, is 2 kilogram chick booster per day. So baka po sa practice po ninyo is baka 1.5 kilograms lang na chick booster per day. So depende po doon sa magiging practice po ninyo. Okay? So keep the feeds at an affordable level. So farmers are required to establish kuhol production. So since ang kuhol production is kahit hindi na natin siya masyadong mag-exert ng effort kasi present na siya sa rice field natin, seedling stage pa lang, madami ng kuhol. So makakatulong na 'yon doon sa ating pagpakain sa ating mga ducks. Azolla, kangkong, and the like. To ensure that the feeding the ducks is not too expensive. Para masigurado natin na kaya natin, para hindi naman tayo lugi doon sa ating rice duck farming. So kangkong, madali lang itong patubuin. So kahit nga hindi na natin siya alagaan, itanim lang natin, hayaan na lang natin siya dyan, mabubuhay siya. Okay? So do not cuddle your ducks. So ducks are your most loyal and industrious worker in the field. So they can work better if they are taken care of, but do not overfeed them. So overfeeding the ducks will make them dependent. So nasabi ko na po yan kanina, and may no longer be interested to cover all the corners of rice field. So convergence of different ages. So ducklings and adults. So different ages of ducks have different roles to play in the rice field. So smaller ducks are very efficient in pest management, and the big ducks are effective in fertilizing
the soil. So producing, buying ducklings every planting season is necessary so that the big ducks and the small ducks or the ducklings will work hand in hand in the rice field. So it is recommended that farmers have us to maintain 50% small ducks and 50% adult ducks ratio of 200 to 30 ducks during the succeeding cropping season. Yan po. So hindi po pwedeng purely halos lahat lang matured female ducks, halos lahat lang matured male ducks. So dapat meron ding mga small ducks, at least 50%. So duck house matters. So duck house flooring must be elevated and dry during the evening, covering the duck flooring with rice straw or rice hull and daily replacing in it is necessary to make the duck house clean and dry. Kasi pag medyo basa, alam naman natin na masayang-masaya yung ating mga bad microorganism. Then nabubuhay yung mga fungi na kalaban natin. Ano po? So kaya kailangan po na dry siya and malinis. So, reminder po, male or female ducks all work efficiently in the field. So, ducks, regardless of its gender, has the same function in the rice field. So, sexing at a very early age will only stress the ducks. So, maintaining the male and female ratio is suggested only during its reproductive age. Pag 4 months na po sila. So, at this time, excess male can now be sold in the market or pwede nang bunuon, pwede nang ibenta ng karne. Ano po? As food for farming families. The last, so types of ducks, so the egg type ducks are most appropriate ducks for the eating for integrated rice duck farming. So other benefits, so for food security in the household. So syempre, so ducks and rice products will provide additional food and income source to families adopting the technology. So ducks after 4 months will start laying eggs, which will provide good source of protein for the family. So naalala ko noon, hindi kami masyadong bumibili ng mga itlog kasi merong available doon sa bahay. So palaging may inaalagaan yung aking ama na mga at least 50 heads na itik or ducks per season. So magkakasabay yung edad nila. So after nun, pag hindi na sila nangingitlog, kinakatay na at pinapagbili sa market. So after 3 months, live ducks already weigh 2.5 kilograms to 3 kilograms. So imagine, malaking bagay. So which can be sold live in the market or at least 7, mababa pa nga to. So dito, nagre-range na siya ng 210 to 250 live. Ano po? So, or kasi 3 kilos na siya. Kung kakatayin siya, so di ba mas mahal. Ano po? So, rice efficiency in the country. So, results from the different production farm have shown that 25% to 30% increase in rice production per hectare is attainable with the rice duck technology. So, dahil nakatipid na sa fertilizer, nakatipid pa sa pesticide, so possible talagang tumaas ng at least 25 to 30% yung ating kita or yung ating magigain na increase sa ating rice production. So among the most promising benefits in this technology is the feasibility of attaining the 16% rice efficiency set by the national level. So in half the project time frame set by the national government. So katulong natin yung ating field rice. So ang field rice po, madami silang technology na pinopromote para hindi lang po mag-focus yung farmer natin sa rice plant. So marami pa po yan. So mga nagabanggit pa kanina. Then health and environment. So the reduction, if not the elimination of synthetic inputs, so yung mga chemical fertilizer, pesticide, herbicide, molasticide, and the like, reduce exposure of women and children to pesticide poisoning and possible contamination of these chemicals to groundwater. So syempre, yun pinaka kasi pag-apply, pag
massive yung application natin yung ng mga synthetic inputs, ang pinakaunang naapektuhan talaga is yung ating groundwater. So with the absence of pesticides, yan, freshwater fish like tilapia, mudfish, and the like can now be grown with the rice duckfish. Many studies show that the presence of duck in the rice field reduces the production of methane gas. So methane is the one of the main gases that contributes to the global warming. So yan, so beneficial to the women. Most of the labor use activities in such in rice production are conducted by women. So the advent of this technology liberates women from their traditional and burdensome role in farming. So, hindi magbahog lang sinda, kang sa tungdak, nakakatabang na sinda. So, para makatipid, or pwedeng sina, yung babae na, yung mag-resist ng tungdak. So, kayang-kaya na. So, napapadali na yung trabaho. Hindi na mag-hire ng labor para sa weed management, para sa fertilizer management, ano po. So, kaya-kaya ng trabaho ng ating mga daksa. So, yun po, yun lang po yung sakop ng aking presentation. So, may tanong pa po or clarification or kung meron po kayong pwedeng i-share? Po. Ayan, so thank you so much po, Miss Justine. Regarding po doon sa ating, yung tanong ni Sir Joselito, siguro yung ano po kasi yung ating 2 kilograms ay pwede doon sa 2 to 3 kilograms po kasi ay pwede sa 30 to 50 chicks per day. Okay, so sige po. Apo. Ayan, naka-confuse po talaga si Sir Joselito. Oo, oo, sige po. Apo. So ayun po, base po sa ano. Yung 150 ducks multiply by 2 kilos per day, 300 kilos. Opo, sige sir. Thank you po sir sa ano clarification. So yan, so may tapos meron din po tayong tanong dito ma'am sa 15 po ang bio one na feed. 50 kilos, 300 at 50 kilos, 300 kilos, 6 bags times 10,200 pesos. Okay, so thank you po sir. So, sa clarification, so, yan po. Yan. Yan. So, hindi siguro, hindi ko po na-anticipate, yung hindi ko na nailagay, yung ilan ba, yung, pero thank you po sa dalawang nag-share, si Sir Felipe, parang ano talaga siya, ano. So, alam na alam niya, siguro supplier si Sir, ng ano. Wala. Okay, so, meron din po tayo sa ma'am sa ano sa FB live stream. Okay po, from Google. May nakalagay po from Emmanuel Ogis. How much should ducks be fed? A mature duck should consume between 170 to 200 grams, about 6 to 7 ounces to feed per day. So yung source po namin, so baka po ano lang nagkamali lang po yung aming source. So kung ilan po yung talagang standard na, yun kasi yung source na ginagamit din namin. So, i-clarify ko din po yun doon sa aming RP. So, yan po ay reference galing po doon sa aming mga presentation. So, thank you po. Baka po, si Sir Felipe, thank you po sa pag-share kasi parang ano siya, practitioner si Sir. Thank you po, Sir. And then, thank you po kay Sir Joselito. Ano po? So, iano po natin. Salamat po sa clarification. So, baka meron feeding guide or ration per duck per age. So, sige sir, hindi pala na-include dito kasi yun yung practice din po namin dito sa center. Okay po. So, para thank you po doon sa mga nag-clarify kasi medyo ako din po nalito din kasi yun po yung nasa reference po namin. Although pina-practice namin siya, baka doon sa feeding ratio lang ay nagkaroon ng confusion. Okay po. So, thank you, sir. Joselito and sir Felipe. Thank you so much po, Ms. Justine. Pero si Sir Joey Trinidad Bangkaya ay may tanong din po dito sa ating FB live stream. Ilang araw po pwede i-release ang mature duck sa rice field? Ilang araw po pwede i-release ang mature duck sa rice field?
So doon po sa ating presentation or doon sa ating reference po is pag pwede nang i-release 3 to 4 days old pa lang yung duckling. So continuous na 'yon araw-araw. Ano po? Kung matured na siya, mas magandang i-release siya pag yung ating rice plant ay sapat na din. At least nasa ano na siya, tillering stage. Ano po? Kasi medyo malaki-laki na din siya and yung plant height niya ay enough na doon sa mga mature or matitake na nung stress ng rice plant yung stress na ibibigay ng mga matured na duck. Kasi yung duck, usually po, yung mga matured na duck, sa practice ng mga farmer is nire-release siya, lalong-lalo na yung mga nag-delay ng egg, is paka-harvest na. Kasi kung during sa ano na, lumalabas na yung bunga niya, baka maging peste na yung duck pag rinilis natin siya sa field. Ano po? Kasi baka kainin niya na yung mga bunga or mga grains ng ating rice. So, yun po. Hanggang tillering stage yung ating ducks hanggat hindi pa siya or panicalization kasi wala pa naman siyang bunga, hindi pa naman buo, hindi pa naman field yung grains niya. So, pwede pa siya doon i-release. So, malilimit. Yun nga po yung naging ano, naging consideration or naging limitation po doon kasi pag matured na, eh, syempre, nag-require na din siya ng mas madaming pagkain. So baka yung ating duck, pag nirelease natin siya during field grain stage na or dough stage, halos meron ng laman siya. So baka siya na yung maging peste doon sa field. So ano po, yun po, makikita natin. So doon sa recommendation, at least 3 to 4 days duckling stage, pwede nang mag-release. Pero hanggang ano lang po siya, panicalization. Pag nag-panicalization na, ililimit na lang natin yung area na pwede silang makapag-roam around. Kasi yung mga matured is, ano na, mag-aantay na lang sila para ano, sa harvesting. So after harvesting, pwede na naman silang i-release sa field and then during land preparation. So pag matured na kasi, medyo delikado na din yan sa ating palay. Ano po? So, sige sir, na ano ba? Nasagot po ba yung question or naguluhan lalo? Opo. Yan, sana ay nasagot ano, Sir Jowry. Pero dito ay may tanong po ulit si Sir Felipe. Pero nabanggit na po ito kanina. Ulitin ko na lang po yung ilang heads po. Ba sa 1 hectare po. So nabanggit po ni Ma'am Justin ay 300 ducks. 'Di ba po? 300 ducks po per hectare. Maximum na po yung 300. So sufficient na po 'yon sa sa pag-produce ng nutrient. So may sharing din po si Sir Felipe 15 days to 20 days. Ano po ito, Sir? 15 days to 20 days po. Hello Ma'am. Hello, sir. Yes, ma'am. Actually, ma'am, yung ano yun, 150 to 300 heads. So 100, nasabi niyo naman po kanina, ma'am. Hello, sir. Nawawara-wara ka, sir. Maloy ang signal ni sir. Pwede mo siya, sir, i-comment po or i-chat po sa ating Zoom meeting. 15 days to 20 days. Sa practice po namin, kaya po siya sa kaya po yung 150 to 300 na heads per hectare. Doon po sa practice namin. Ano po? So, kaya po kung yung practice po ninyo is yung 130 hanggang 130 to 150 lang po, okay lang naman. Pero kung bababa pa po doon sa 100 heads, medyo kulang na po yung nutrient, yung manure na makukuha po natin doon sa ating mga ducks. Ano po? So maximum na po yung 300. Hindi pa naman po saturated yung area and kaya pa pong ma-manage ng farmer kung aabot po sa 300. So based po yan sa practice namin. Depende po yan, sir, sa inyo, sa magiging ano po, sa practice po ninyo. Ay, okay po, ma'am. Yung kan po, ma'am, yung sinad ko po din na 15 to 20 days po, yung po kasi minsan yung practice na yun po namin ipinakan yung mga duck.
Ah, yan po yung number of days na rinirelease po ninyo yung mga duck. Ang number of days po nung plant. Ha, number of days ng plant. Opo. Sa bagay, ano po, pwede naman po yun, sir. Sabi ko nga po, depende po sa observation po ninyo sa behavior. Pero doon po sa naging practice po din namin dito, nakita naman po namin na ano na, stable na yung after 5 days na transplanting, kaya naman na pong ma-survive. Pero yun nga po, duckling stage pa lang po siya, 2 to 3 days old po yung duckling natin. Kasi maliit pa naman po siya, hindi po po siya ganun kalaki. Ano po, so thank you po sir sa sharing. So, okay po, salamat po, salamat. Okay po. Yan. Oh, thank you so much po, Sir Felipe. Baka po meron kayong i-share based po doon sa practice po ninyo. Okay lang naman po. Yan, habang naghihintay po sa may mag-share, ano, may nagtanong din po dito sa ating Zoom link, ano, ay sa Zoom meeting. Good day po. Pwede po ba ang Mallard duck or Muscovy duck lang po ba? Pwede naman po. Kaya lang ang limitation po natin is yung supply po ng ating ano, mahirap po kasi makahanap ng supplier. Unlike po sa ETEC, mas madali. And mas madali lang po yung practice na ini-incorporate natin. Although, halos same lang po yung ano natin, pagpapalaki sa kanila, yung feeding. Kaya lang po yung supplier, yung medyo may limitation. Mas marami po kasing nagpo-produce ng ETEC dito sa Bicol region compare po sa ano. So, pwede naman yun, sir. Pwede naman po yun. Hindi naman po kami nakakahon doon sa ethic lang. Pwede din po yung ano. Yan. So, galing pa din po kay Sir Jose dito. Baka meron pong feeding guide or ration per duck per age. So, yun po. Hindi ko na po siya na-include. Pero, i-ano na lang po natin. Kung meron, is po-provide na lang po namin kay Miss Abby para it. Yun po, yung pag-send ng certificate, baka ma-include po natin. Pero meron po yan, sir, kaya lang hindi ko po, sir, na-include dito sa presentation. At ang napakadaming tanong, nagtatanong, ma'am, maaari po ba makahingi ng copy ng iyong PowerPoint presentation? Sige po, i-share ko na lang po sa iyo, Ms. Abby, para at least po, pag anon po sa email, kayo na lang din po yung mag-share. Open naman yes, po, pero yung presentation po kasi namin is, ito po ay incorporated na lahat ng mga references na ginagamit po namin and paki-cite na lang po kung saan galing yung aming presentation from Agricultural Training Institute. Paano na lang po properly recognize kung kaya naman po. Wala naman pong ano, ibibigay naman po namin yung mga information. Yan, thank you so much po, Ms. Justine, sa isang makabuluhang discussion ngayong umaga po. Maraming salamat. May pahabol pa si Sir Joselito, nagtatanong. Mm-hmm. Ano ang meron ang palay para di ma-attract kainin ng ang palay sa ating paglalagay? Ano ang meron ang palay para di ma-attract kainin? So hindi pa naman po kasi siya kung sa panicle initiation pa naman po siya, is hindi naman po mahilig yung duck natin sa pagkain ng rice straw kasi medyo maano po siya, magaspang. So, hindi po siya edible kainin ng ating mga duck. Kaya hindi po sila na-attract kainin ng duck. Pero pag nasa, ano na po sila, field grain stage, yung pa-matured na or pa-anina, so dun po, baka po ubusin po nung duck natin yung mga bunga ng ating pari. So, kaya po, ilinilimit din po natin. So, hanggang panicle initiation lang yung pag-release ng duck and then stop na pag nakita na natin na pa-matured na or pa-harvest na yung ating panay. Opo. Ayan. So, ayan. Meron pa po bang mga tanong bago po tayo mag-proceed po sa ating program? Pero bago habang naghihintay po ng ating mga tanong, ano, mag-shoutout lang po ako ng iba nating viewers sa ating FB live stream. Si Sir John Lloyd Subtenente. Ayan. Good morning. Watching from Iloilo City. Ayan, good morning po sa iyo, sir. Galing pa lang kami dyan, sir, last week. Tapos nakita ko dito kanina, ma'am, sa ano, sa ating Zoom meeting, taga Carmen Bohol. Wow, ang yan. Hello po. Sige,
Ayan. Malayo na yung ano. So, nakita ko siya kanina. Hello po sa iyo, sir, ma'am. Ayan. Ayan. Meron pa po bang mga questions? Sabi, may nagpapa-shoutout yung aming 4-H club members sa Libre Albay. Ayan. Hello po, Sir Mark J. Bakud. Pa-shoutout din. 4-H club, Libon Albay. Ayan. Happy viewing po and good morning po sa iyo. So, from Davao here, Sir Ray Flores. Ayan. Hello po. Maraming naudto po, sir. From ayan. Pa-shoutout na din po. Ayang Farmers Awardee, Poblacion, Titay Sambuanga, Sibugay. Ayan. Well, so, ano itong raise the farming natin as pwede na, pwede itong i-entry doon sa ating ano Young Farmers Challenge na ano, so pagandahin niyo lang yung inyong business business model canvas and then yung technology i-practice lang nang i-practice para pagdating ng araw ay ano maging expert na din tayo. Kayo na din yung mag-share ng inyong experience kung kayo na ay ano, yung sa mga young farmers natin na nakikinig, so kayo ay ano in-encourage namin na ano i-practice itong technology. So maganda siya. Ako kasi nagsisimula pa lang, ano po. So hindi ko pa siya masyadong hindi ko pa siya expert, pero na-experience ko na siya. Ano po. So paunti-unti, hindi naman tayo masyadong ano nagmamadali. Ano po. Pero thank you po doon sa mga nag-share. At least meron din po tayong ano nakuhang knowledge. Hindi lang po kami, ako ang nag-share. Kahit ako nakakuha din po ng bagong ano sa inyo. Ayan. So, may mga pahabol na shout out ano from Capiz, si Maria Fe Replentes at si Salmo Jausali, ayan shout out po. Meron din pong galing sa RDA RFO1 Livestock Division. Hello po, Sir Jess. And Subic Sambales, Ma'am Nawi, pa-shoutout po sa mga members ng Kaagapay Livestock Agriculture Cooperative from Palawan. Ayan. So, ayan. So, hindi natin malalahat na ano. So, pero maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, to proceed po to our program, may I call on Sir Genbert Sales, BSA, fourth year student, major in farming system, ano, to award the certificate of appreciation sa atin pong resource speaker. So, good morning everyone. So, malinaw po ba yung mic ko? Yes po, sir. Narinig po? Opo, malinaw po. Okay, thank you po. Hi po. Republic of the Philippines, Central Bicol State University of Agriculture, Philly Campus. This certificate of appreciation is hereby given to Justin Rose Cano Tubig for imparting her knowledge and expertise on the webinar entitled Integrated and Diversified Farming, Focused on Rice Duck Farming, which was virtually conducted on December 13, 2022 at Central Bicol State University of Agriculture, San Jose, Pili, Camarines Sur. Given this 13th day of December 2022 at Central Bicol State University of Agriculture, San Jose Pili Camarines Sur, will be signed by Emma G. Harsha, Bachelor of Science and Agriculture Program Chairperson, Dean of College of Agriculture and Natural Resources, Marilyn B. Balderas. Please give a virtual round of applause for. Hey, thank you so much po. Okay, thank you po. Thank you so much, Sir Genbert. Ayan, at bago po ako magpatuloy, ipapaalala ko lang po muli ang attendance form na dapat po ay maka-fill up na po kayo dahil dun din po namin isesend ang in evaluation link para po kayo ay makakuha din ng inyong e-certificate.
Ayan. So, moving on, para magbigay din po ng closing remarks, tatawagin ko po muli si Sir Jan Bert. But before that, pwede po bang magkaroon tayo ng photo opportunity? Maaari po bang mag-open ng camera ang ating mga participants? Okay. Okay po. First, watch po. 1, 2, 3. Next po. So, pa-open po ng cam. Next po. Okay, third. Yan. So, thank you so much, everyone. Okay. Now, moving forward to our program, may I call once again Sir Jan Bert Sales to give us closing remarks. Sir Jan Bert. Okay. So habang wala si Sir Jan Bert, or maaari nating tawagin ang unit head din ng Extension Services Division ng Continuing Education Training Unit, si Ma'am Lizelle Ayala. Hello, ako yung surprise. Dahil tinawag na naman ako ni Ms. Abby. Okay, so, diba? So, maraming salamat po sa lahat ng umattend ng webinar for this morning. And I hope marami po kayong natulungan at magagamit sa inyong kanya-kanyang mga forms. And patuloy niyo po suportahan ang mga susunod ng webinars ng Extension Service Division at ng Central Bicol State University of Agriculture. So maraming salamat po sa lahat and God bless. Thank you so much, Ma'am Lizelle Ayala. Okay, so that would be the end of our webinar on integrated and diversified farming, focusing on rice duck farming. Have a great day, everyone. God bless you all. The recording has stopped.